So, nakikita nyo sa video guys, meron siyang binanggit na salita na bigla niyang iniba, ibinaling yung word na binanggit niya na, you know, di ba? Meron siyang binanggit na gina, di ba? Gina. Ano yung ibig sabihin ng gina? So, ito pwedeng gina, habang ginagahasa, habang... Yo, what's up mga katin? And welcome back to my channel, Team Process Vlogs. And for today's video guys, for today's video, eto na naman yung karuktong ng aking ginawang unang reaction dito sa mainit na issue ng pagpatay kay Christine De Sera, yung isang flight attendant ng Philippine Airlines. So, alam na natin guys, so alam ko updated kayo sa mga balita. So, eto guys ay... Ito lang yung aking opinion o reaction na ibabahagi sa inyo regarding dito sa mga bagong update dito sa pagkamatay ni Christine dito sa Grand Hotel. Ayan. So ayun guys, kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutan i-subscribe sa Team Passes. Ayan, mag-hit ng aking notification bell para updated ka sa aking mga videos pa na i-upload. Iyon! So ayan, balik tayo sa reaction video. So... Eto guys, nakikita ko lang dito sa pagpatay dito kay Christine De Sera sa mainit na issue kasi sinubaybayan ko talaga yung mga lumalabas na balita para maging update ako sa nangyayari dito sa krimen na ito. So, disclaimer po guys, ay hindi po ako isang investigador. Ako po ay isang YouTuber at gusto ko lang bigyan ulit ng reaction, opinion ng ang aking saloobin dito sa kaso ni Christine De Sera. So una guys, dito sa nakikitang video, kung inyong pag-aaralan itong video na to guys, itong video ni Mr. Gregorio na isa sa mga suspect sa pagpatay dito kay Christine, panoodin natin yung video guys lang paulit-ulit yan, di ba? So nakikita nyo sa video guys, meron siyang binanggit na salita na bigla niyang iniba, ibinaling yung word na binanggit niya na you know, diba? Meron siyang binanggit na gina, di ba? Gina. Ano yung ibig sabihin ng gina? So, pwedeng gina habang ginagahasa, habang ginagapo or something, di ba? Mapapaisip ko yun dun sa word na nagina, tapos bigla niyang ibinali sa iba, bigla niyang iniba, biglang nakat, di ba? So, doon pa lang, at saka itong mga salaysay ni Mr. Gregorio is hindi tugma, kumbaga nag-iiba-iba. Kumbaga yung nga, dun sa interview ni Rapi Tulpo sa kanya, kung napanood nyo yun, merong itinanong si Rapi Tulpo kung ano yung suot ng kasama niya, hindi niya masabi, hindi niya mabanggit. Parang lutaw yung kanyang pag-iisip, para siyang kinakabahan, di ba? So, tapos, habang ini-interview siya ng media, panay ang topic ni Claire De La Puente sa kanya. Pansin nyo, tinatapik siya. So, doon pa lang mapapaisip ka, parang para kasing may pinagtatakpan itong si Mr. Gregorio. So ito lang inakita ko guys ha, parang malinaw na nakikita ko sa video, na nag-base ako sa video sa aking mga napapanood at aking mga nababasa, 'di ba? So tapos dito nga guys sa pangalawa dun sa lumabas na bagong ebidensya, bagong footage ng video ng CCTV na ibinigay ng Grand Hotel sa mga media. Ito nga yung galing sa 24 oras, ayan, panoodin natin guys, 'di ba? Ito. So ayan, nakikita nyo sa video, 'di ba? Meron siyang kahalikan si Christine dito, na si Christine pa nga yung unang humalik dun sa lalaking nakasumblero na papasok ng hotel. So kumbaga lilipat sila nung kabilang room, 'di ba? Nakikita nyo. So kasi nakikita ko guys dito guys, ang kung ikaw ay isang investigador, so hindi ako investigador guys, inuulit ko. So ito lang yung aking nakikitang isang haka-haka na posibleng totoo, posible din namang hindi. So this is only my opinion and reaction. So kayo po, alam ko may kanya-kanya din kayong mga reaction dyan. So nakikita ko lang guys, dito sa footage ng video na to. Ito kasi ano eh, aminin natin itong case na to guys, ang talagang pinaka-main reason dito ng pagpatay is unang-una yung droga at selos. So balik tayo dun sa droga. Kasi ito kasi masasabi mong isang ano eh, isang party drugs, parang lahat kasi sila nakadroga eh. Ito kasing si Christine, sabihin nating hindi ito nagda-drugs,
parang inililis lang nila yung issue na nagdadrag si Christine para matabunan yung kaso. Kasi, parang kasing, ano eh, parang, yung time na to, yung nakikipaghalikan si Christine, parang meron na siyang, ano eh, parang meron na siyang impluensya ng drugs and alcohol. Diba? Parang lasing na, may tama na. Tapos, andun din yung papasok yung selos, parang lalong pinagseselos ni Christine, itong tao na to, para lalong mainis sa kanya. Kasi nakikita ko guys, para kasing itong grupo na to, meron ditong magjojowa for sure. Meron ditong magjojowa sa mga sinasabi nilang mga bading na to, meron ditong magjojowa na nagselos. Nakikita ko din kasi guys na parang may pagseselos dito na nangyari. Parang itong lalaki na to, merong itong jowa na bading na nagselos na parang pinatay si Christine sa droga. Kumbaga, in-overdose si Christine para matroma at yun ang isa sa sanhi ng pagkamatay. Pero naniniwala ako guys, this is only my opinion, na isa sa 11 na yan ang pumatay kay Christine. Hindi man siya pinatay sa physical na sakitan, pinatay ito sa droga. Pinatay ito sa droga. Maniwala kayo guys. Pero it is only my opinion, maniwala man kayo o hindi, nasa sa inyo yan guys. Ito lang po ay aking opinion, di ba? So, andun nga yung pumapasok yung droga dahil sa sobrang droga, nagkaroon ng pagseselos. Oo, kasi, tanyo guys, kung iisipin nyo, bakit nagtatago itong 8 nawawala pa? Di ba, sinasabi 11 sila. Tatlo pa lang yung nakikitang suspect, yung lumabas na suspect na kaya nga pinalaya kasi wala pang malilaw na ebidensya. At saka bukod doon guys, eh mga ano to, mga mayayamang tao to eh. Nakikita ko mga mayayamang tao, mga mala-impluwensyang tao to, tatlong ito. Di ba? Kung nabanggit nga nila na si Claire de la Puente isa raw sa mga abogado, di ba? So siyempre ipapatanggol na yung kanyang pamilya, di ba? So bakit hindi lumalabas itong 8 pang nawawala? Kasi nakikita ko diyan kung bakit hindi pa sila lumalantad sa media, hindi pa sila nagsasalita kasi nandoon pa yung ano, yung mataas pa yung kanilang alcohol level. Nagpapababa pa sila at saka nakadroga nga sila, baka bigla silang i-drug test o baka bigla silang i-test mga mali ang masabi nila. Nakikita ko guys dito, nag-uusap-usap pa sila na kung ano yung sasabihin, na kailangan maging tugma dun sa sasabihin sa mga binibigay na salaysay ni Gregorio. Diba? Kasi tingnan nyo, pansin nyo guys, sa mga binibigay na salaysay ni Gregorio, medyo magulo. Medyo may mga hindi tugma. May mga hindi hindi na, kumbaga hindi match dun sa mga itinatanong sa kanya, paiba-iba siya ng statement. Kasi kinakabahan na siya. Etong si Gregorio, nakikita ko din guys, ay parang natatakot siyang magsalita. Natatakot siyang magsalita kasi itong mga 8 pang nagtatago, ito ay mga bigating, di ba nabanggit nga niya na mas matanda kaysa sa kanya. Mga bigating tao ito na nagtatago. Na, kumbaga, inire-ready pa nila ang kanilang sasabing statement para hindi sila magkamali. Guys, napakatindi ng kaso na to. Napakahirap masolve kasi unang-una guys, napakatindi ng kalaban nila, mga mala-impluwensyang tao. 'Di ba? So, yung pagkamatay nito guys ay yun nga, kung napanood niyo yung video ni Dr. Lisa Ong, 'yan, yung video na 'yan na sinasabi niya nga yung sanhi ng pagkamatay ay yung tinatawag natin na ruptured aneurysm. Ano ba ibig sabihin noon? Yung nasobrahan ka sa paggamit ng drugs. In that time pwede talagang pumutok yung utak mo. At yun ang maging sanhi ng pagkamatay. Diba? So, may mga naniniwala na talagang ginahasa, ang mga kapulisan ay naniniwala na talagang ginahasa si Christine dito sa hotel. Sabihin natin ginahasa nga si Christine, pero ang point dito ng pagkamatay, nakita nga sa autopsy na ang pagkamatay niya ay yung ruptured aneurysm, yung pagputok ng ugat. Diba? So, magaling yung gumawa ng krimen na to. Magaling magpaikot. Diba? Kung pag-aaralan natin mabuti, yung ginawa nila, parang ano eh, pinatay nila sa Christine, si Christine sa pagka-overdose sa droga. Diba? Pinatay nila si Christine dahil sa selos. Bakit? Kasi nagseselos na yung iba. Kasi yung attention ng mga boyfriend nila ay napunta kay Christine. Hanggang sa nagalit,
na itong mga bading, di ba? So possibility na itong si Brian, na itong si Brian Gregorio ay isa talaga sa suspect talaga. Kumbaga isa sa pumatay, di ba? Pero sinasabi ko ito, guys, hindi pa naman sigurado. Kumbaga nakikita ko lang sa video na parang isa sa kanila yung pumatay. Nakikita niyo din sa video, guys, yung parang may humila kay Christine papasok sa loob, 'di ba? Yung sa video, yun sa pinakitang CCTV. Maaaring siya yung pumatay kay Christine. O hindi man, kumbaga overdose na nga siya sa drugs. Tapos ayun nga, nakikita natin may mga galos si Christine, may sugat ng paa or something, 'di ba? So makikita natin talagang isa sa labing isa ang pumatay kay Christine, 'di ba? So matinding investigation to, guys. Sana ay mabigyan ng tamang hustisya at mapagtugma-tugma yung mga pangyayari. So inuulit ko, guys, hindi ako expert investigator. So nakikita ko lang to, guys. This is only my reaction, opinion as a YouTuber, 'di ba? So tayo, guys, ay may kanya-kanya tayong mga reaction na po pwede nating ibigay sa bawat isa. So opinion ko lang to, guys. Pwedeng hindi ito totoo at pwede din naman totoo. So kayo, guys, may mga kanya-kanya kayong opinion. Kung kayo ay may sariling opinion, pwede nyo i-comment sa aking video down there, yan. Sa video sa aking YouTube channel, at babasahin ko yan at i-reply ko kayo, guys. Ayan. So maraming salamat, guys, dito sa aking updated reaction nito regarding dito sa pinakitang CCTV footage ng Grand Hotel na ikinalat na nga sa mga media. So ayun, guys, ito lang ang nakikita ko, guys. Isang reason inulit ko, ang reason nito, guys, ay droga at selos. So ayun lang, guys. So bahala na po kayong manghusga kung ano po ang inyong reaction. So ayun, guys, maraming salamat po sa pagtuto kay Team Process Vlogs, at inulit ko, huwag mo kalimutan i-subscribe, i-hit ang aking bell button para update ka sa aking mga susunod na videos, man, reaction videos, challenges, at kung ano-ano pa. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!